So hello guys, welcome to Dark Angels Intuition. Yan, this is a general reading. So saan ko nakukuha itong mga energies na to? Sa mga nagko-comments sa YouTube videos ko, binabasa ko kasi talaga, and kahit na mahaba yan, binabasa ko, although sometimes hindi ako nakakapag-reply, pero binabasa ko talaga yan. So doon ko nakukuha yung mga energies na to. So hindi ko lang alam kung sino yung pinakamalapit na energies na nabasa ko doon. Maybe makukuha nyo to, kasi mostly talaga sa isip ko yung mga nasa comment sections. Okay, so kaninong story to guys? So let's see. Guys, as I always telling you na this may or may not resonate to everyone who is watching this video. So if naka-resonate kayo kahit konti, then the better, just comment down below. Tell me your story so that mabasa ko yung mga stories ninyo or your comments. Okay, thank you so much sa mga nag-comment. Nagko-comment sa mga positive feedbacks. Yan. Anyway, this is a general reading and not a personal reading. So, take what's resonate and leave the rest. As I said, pwede itong vice versa, and this is a timeless reading. Mean kung kailan nyo ito mapanood, next year, next month, next day, if naka-resonate kayo, then this might be your message or story. Okay, so guys, let's start. I'm going to pull an angel answers oracle card for the intro or para sa start ng reading natin. Para masakit to. There's something better, and no, I don't know. Let's see. So I'm going to start. Kaninong story to? Is it happy or sad story? Love story. Okay, this is a love reading, guys. So, sino maka-resonate dito? Sino, kaninong story to? Let's see. So, you might be a Virgo sign, or you might be dealing here with a Virgo sign. So, siguro at this present situation, is gusto mo muna mapag-isa. So, you might be a Virgo sign here. So, gusto mo muna mapag-isa to find your soul, to find the right answers sa mga question mo, to find the right path of your life. Just wanted to be alone. Okay, you just wanted here to be the empress. You wanted to be, to change. You wanted to be the powerful. You wanted yung hindi ka na katulad ng dati, parang ganun. The empress card, someone powerful but kind, caring, beautiful. Like, you really just wanted to change. You might be a Libra here or a Taurus sign. Knight of Wands. Okay, but somebody wanted to communicate with you. Okay. Somebody wanted to communicate with you to do an action. Who's attracted on you at this present situation, and gumugulo to sa isipan mo.
gumugulo to siya sa isipan mo. And I can see that you just wanted to heal, or you just wanted to have this peace of mind, kaya nandun ka sa point na you wanted to be alone. Okay. Like this. The Hermit card and the Four of Wands. Siguro na doon ka na sa situation na gusto mo na mag-move forward and never look back. Ganun ba? Hirap kasi nang ito lang yung ilaw ko. I'm so poor. So, let's see. Let's do a clarification. So what is this Hermit card here? Or the Knight of Wands? What is this, the Knight of Wands, please? See. Okay, so this is someone your recent past. Niloko ka nito. Merong ano dito sa kanya, like unfaithfulness, might be something wrong with this person. Niloko ka, nag-lie siya sa'yo, and ngayon gusto niyang bumalik sa'yo to have a new beginning with you, with the Ace of Wands here. Eight of Wands, Seven of Swords, and Ace of Wands means this person is like spying on you, and might be on social media, how you change, how you become the Empress here. And nag-message to siya sa'yo para sabihin sa'yo na gusto ko na magkaroon tayo ng magpabalikan tayo ng new beginning. And this person is already doing his or her action na to communicate with you and to commit with you again. This person, meron siya nagawang mali sa'yo with the Devil card. You might be dealing also here with a Capricorn sign. Aries, Sagittarius, Leo is here. So, merong might be lies na nagawa siya sa'yo, or unfaithfulness. Mostly naman talaga dito is unfaithfulness. Okay, kaya merong paghiwalayan sa inyo or merong namasak. So might be this person is like offers you something, offer you a stability na hindi niya natupad sa'yo. So let's see what happened in the recent past. Kaya itong person na to, nung bumalik siya is like, gusto ko muna mapag-isa, something like that. Gusto ko muna bigyan yung sarili ko ng time for myself to be the powerful. And this person na na-attack siya sa'yo balik while watching you on social media. What happened in the past with the Four of Cups there? Hindi mo na-appreciated yung relationship ninyo in the recent past. Pero you're still like, sabihin natin na hindi mo na siya appreciated, pero nandun ka pa rin sa you are doing your strength. You might be a Leo sign here, or an Aquarius sign with the Star card. So, you are still doing your strength na maayos kayo. Like, kahit papano, dahil nga mahal mo, maayusin ko to kahit hindi ko na-appreciated yung relationship namin. Because this is your wish fulfillment. Like, yeah, you want this relationship. You are, like, attracted to this person. Might be this person is, like, hindi siya committed kind of person. Hindi siya marunong mag-commit sa isang relationship. Wishy-washy kind of person, public kind of person, like just wanted to enjoy his or her life, and doon siya mas gusto, like gusto niya happiness lang, happy lang, like kung may problema kayo, hindi niya ganun inaatupag, like nainis, parang ayaw niya pag-usapan yung problema na meron kayo, so ganun siya. Okay, and this person, madami din siya mga kinakausap na girls or boys. And meron siyang tinatago sa'yo dito.
So, tignan natin, what is this Four of Cups? Your relationship in the recent past is already on and off. Paminsan nag-uusap kayo, paminsan hindi. Kasi hindi, kaya hindi mo na-appreciated yung relationship na meron kayo. Okay. Andun ka sa point na kaya hindi mo na-appreciate it, but still you're still doing a strength na ayusin yung relationship ninyo because you know and you believe sa sinasabi nitong person na to. As nakita ko kanina yung Knight of Pentacles, itong person na to ay mahal na mahal ka. So, nandun ka sa point na you are holding on to this person's word na mahal ka. And kumugulo to sa isipan mo. And even na nandun ka sa point na you already wanted to give up on this situation and magulo, like sumasakit yung ulo mo dito and paminsan hindi na kayo nag-uusap, pero nandun ka sa point na you're still holding on to the point that this person or might be ikaw to na sobrang mahal mo talaga siya. Okay, kaya pilit mo pa rin na ay naayos yung situation. So takes what resonates, okay? Make a wise versa, put your situation in the situation. Put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. I'm always pulul. I'm sorry for that. So yun na nga, with the King of Wands, this came out again. King of Wands, King of Wands. So dahil itong person na to is hindi siya marunong mag-commit, hindi siya marunong mag-seryoso sa isang relationship, although na dun sa point na in times na nagsiseryoso siya and times na hindi, like if may problema kayo ayaw niya pag-usapan, hayaan na lang, baliwalian lang, something, and you don't like this, but you love this person, you are attracted to this person, you love this person, and andun kasi nag-hold on ka sa pangako niya na mahal kita. Okay. Yun. What happened in the recent past. So, let's see what is this star card. The strength card. Might be dealing here with a Cancer, Scorpio, Pisces. Okay. Aries, Sagittarius, Leo. Matagal na kayo. Madami na kayong pinagsamahan nito. Long-term relationship. You might be dealing here with you or this person might be a Gemini. So, matagal na kayo nito and you really wanted to be happy dito sa commitment na to. Might be you are LDR as well. You might be a Leo sign or your person might be a Leo sign here. So, matagal na kayo and andun sa point na you really wanted to be happy with this person, with this commitment. Kahit sabihin na natin nagiging immature na yung commitment ninyo, yung relationship ninyo. And you are still gaining a strength here na naayusin kung ano yung mga dapat ayusin, pero parang ma-feeling ko dito, nakikita ko ikaw lang yung gumagalaw dito eh. Ikaw lang yung gumagalaw and this person is just like a wishy-washy kind of person. Andun lang siya sa point na nangangako siya sa'yo or nagsasabi siya sa'yo na mahal kita. Okay, kaya nandun ka din sa point na nag-hold on ka. Okay, because this is your wish fulfillment. This relationship is your wish fulfillment. As nakikita ko dito, you wanted to be happy again with this person. You are happy in the past. Kaya kayo tumagal nito. So, might be you are LDR with this Three of Wands. And, nakikita ko dito is, So, I can see that might be there is a decision. Kung hindi kayo LDR dito, some of you, if not LDR, there is a decision
pwedeng some of you are LDR, okay? So there is a decision here kay na makipaghiwalay ka sa kanya kahit masakit sa iyo. There is a painful ending here, separation. Three of Swords. I don't know why. Yeah, Three of Swords and Three of Wands. So there is a decision, a big decision. 3-3. Na nag-decide ka talaga kahit labag sa loob mo, kahit masakit sa iyo. Kasi parang nakikita ko dito in the recent past is already like ikaw na lang talaga yung gumagalaw dito, eh. Ikaw na lang nag-aayos dito, eh. Kasi mahal mo pa tong taong to. Mahal na mahal mo talaga siya. Okay. So, tignan natin, what is your hopes and fears here? Seven of Swords. So your hopes and fears that this person is already cheated on you. Cheating on you pala, sorry. That this person is already cheating on you. Na hindi na lang ikaw yung nag-iisa dito. Okay. Kasi wala akong nakikita dito na, I mean, nakita ko dito in the present situation, yung cheating card or something lies here. Addiction, but in the recent past is like nandoon sa point na wala akong nakita na any possible na clarity na nalaman mo about cheating, pero kaya nandoon siya sa hopes and fears mo that this person is cheating on you. Yun din yung fear mo. And nakita ko dito like you're hoping na sana this person will going to do the effort na gawin niya din kung ano yung ginagawa mo sa relationship niyo. Yun yung hope mo. So what is the factor that, yeah, see, yung hope mo na magkakaroon din ng balance situation yung relationship niyo, na hindi lang ikaw yung palaging gumagalaw dito, dapat siya din. As nakita ko yung Six of Pentacles sa bottom of the deck. So, factors that affecting the situation is your no communication. So, yung hindi kayo nag-uusap dito with the Page of Wands in reverse. So, there is no communication here. This is the factor that affecting the situation, but I can see that someone here is manifesting love or manifesting you back into his or her life. Might be this person, kasi in the present situation nandun na siya, eh, bumabalik siya sa iyo. Gusto niya makipag-usap siya and gumagawa na siya ng way dito na magkaroon kayo ng new beginning of communication. Nagme-message na siya dito sa'yo. So, ikaw lang yung parang, I just wanted to be alone. Ayaw ko muna. Gusto ko muna mapag-isa. Gusto ko muna mag-focus sa sarili ko. Kaya, yun yung nakakapekto sa situation ninyo. Pero, itong person might be manifesting you back into his or her life. Or might be this is you as well na nagmamanifest ka, na gusto mo pa rin na maging maayos kayong dalawa. You might be a Virgo sign or a Gemini here. Okay, so let's clarify, what is this? Why? You're still holding on to this. See? And I can see na okay, nandun ka sa point na nag-hold on ka pa sa mga pangako nitong person na to sa'yo, pero gusto mo nang mag-decide dito na umalis sa relationship na to or sa situation na to.
para magkaroon na ng changes yung buhay mo, yung life mo dito. You wanted to have this decision to walk away, I mean, yeah, to walk away and to have the changes of your life na. And kaya hindi ka nakipagko-communicate dito sa iyo. Okay? So yeah, might be you are an LDR here. So, kaya hindi ka na nakapag-communicate, kaya yun yung nakakapekto sa situation ninyo. But nandun ka sa point na you are still holding on to the promises of this person. So, tignan natin what will going to happen in the rest, in the near future. Anyway, magkakabalitan. Anyway, I can see that okay, pwedeng magkakabalikan kayo nitong person at magkakaroon kayo ng new beginning of communication and commitment, pero hindi to siya magbabago. Gugulo pa rin to sa isipan mo, lumabas pa rin yung four of swords here, like nandun ka pa rin sa point na gugulo pa rin to sa isipan mo, sasakit pa rin yung ulo mo sa kanya, and still nandun ka sa point na madami ka pa rin question na hindi mo nasasagot about this person. Okay, the devil card, it also came out in the bottom of the deck. So that means na meron pa rin paloloko dito, or lies, addiction, something like that. So you might be dealing here with someone from the past. An Aries sign is here. You might be also dealing here with an Aries sign with the Emperor card. You really wanted this person to be a stable, nung bibigyan ka ng stability. Yung the commitment that you want, na yung hindi na siya the king of wands, like the washi-washi, something like that. Yung gusto mo yung magfo-focus na siya sa inyo. Sa'yo. Yun. And to have this happy life together, marriage might be here. And yun yung gusto mo talaga sa person na to, pero nandun sa point na hindi pa rin siya nagbabago in the near future. So let's see why I say na pwedeng magbalikan kayo, because the Two of Cups is here and the new beginning of here, the Ace of Wands. You might be dealing here with an Aries Sagittarius Leo, as I said early, or Cancer Scorpio Pisces. So Sun Moon Rising, okay? So hindi kailangan na yun lang talaga yung zodiac sign na pwede dito. Anything Sun Moon Rising. So let's see kung ano yung na-resonate sa inyo. So tignan natin, nagmamahalan kayo nito eh. There is a true love talaga, pero hindi nagbabago tong person na to. Ganun na talaga siya. Especially when it comes, when if you are dealing here with a Gemini, this is their nature. Nature na to nila na hindi sila pwede makontento sa isa. Pwede sila makontento sa isa, it's depend kung paano mo siya i-handle. When it comes to Gemini, even Aries sign is like Aries people are mahilig sila makipag-communicate talaga. And madali kasi ma-board yung mga Aries people. I mean, Aries, especially Aries man. Madali silang ma-board, and dapat marunong ka mag-handle sa isang Aries man. So, tignan natin, what is this Two of Cups? See? Four of Swords is here, Queen of Pentacles is here, and the Three of Swords is here. Okay. So, I can see that this Two of Cups is like, this is not on your side. When I clarify, the clarification of the Two of Cups
are Four of Swords, Queen of Pentacles, and Three of Swords with the bottom of the deck Temperance card here. You might be leading here with a Sagittarius or you might be a Capricorn here, okay? So, gugulo to sa isipan mo, may stress ka dito when it comes na nalaman mo that this person, nagkaroon siya ng iba. And nandun ka sa point na nasaktan ka dito with the Three of Swords. It's the pain. And this pain makes you stronger. So, naririnig ko yung song na "You make me stronger by breaking my heart." Something like that. So, that bakit ko nasabi yun? Because the Queen of Pentacles is here. This pain make you stronger in the near future. Nung nalaman mo na imbis na ayusin niya yung relationship ninyo, is like, nagkaroon siya ng commitment sa iba. So now, is like, you focus on yourself. You make yourself a stable person, matatag. You taking care of yourself, nurturing yourself. Like, nandun sa point na, when this person will going to see you, this person will going to see you as like, wala lang nangyayari, hindi ako affected. I'm a stable person and matatag ako, kaya ko lahat kahit mag-isa ako. Something like that. And this pain make you that stronger. Okay. With the clarity that you know. See, the clarity, the Temperance card is here. Nagkaroon to ng clarity sa'yo. So, might be ito yung mga tinatanong mo sa kanya noon na hindi niya ini-explain maayos sa'yo ngayon. Hindi niya ini-explain maayos sa'yo. And now, you become a guarded person. You guard, na ginard mo yung sarili mo sa person na to. Kaya naging Queen of Pentacles ka. Okay? So, sobra kang nasaktan kasi naghihintay ka dito in the present situation na hindi mo siya kinakausap, gusto mo muna mapag-isa, naghihintay ka na itong person na to magbibigay siya sa'yo ng totally like effort na hindi kanya titigilan, hindi kanya i-give up kung mahal ka talaga niya. Yes, this person ginawa niya to. Nakita ko dito na ginawa niya to. Lumapit siya sa'yo, nakipag-communicate siya sa'yo, nakipagbalikan siya sa'yo. Pero hindi yun nagtagal. So you, nandun ka sa point na I just wanted you to learn. I just wanted to give you this lesson. Pero bakit gumive up ka? Nakipagrelasyon ka sa iba. Okay, so you are waiting here. Pero sobra ka nasaktan sa nalaman mo na nakipag-commit siya sa iba. Sobrang painful. 10 of Swords is here. So kaya nandun ka sa point na, as I said, na you make yourself a stable person reaching your goals. To be happy kahit single ka. And to reach your victory here. And meron talaga, tinapos mo talaga to. Separation is here. Death card is here. You might be Scorpio sign. Okay, so, let's see what is this Ace of Wands. So, to the point na you are working yourself to be a successful woman, to be stable woman, to be happy kahit single, reaching your goals. And andun ka pa rin sa point na feeling trapped ka with the Eight of Swords. Natatrap ka in a way sa sarili mo mismo. You are like wearing a mask na hindi mo pinapakita sa kanya yung totoong pain mo. Okay, you are already enjoying yourself. You are trying to enjoy yourself dito with the Queen of Wands. Para makalimutan mo lang to, pero nandun ka pa rin sa point na you still wanted to have this communication sa person na to. Okay. The new beginning. Andun sa point na you still wanted to have a new beginning. You still wanted to talk to this person. Pero andun ka na sa point na hindi na lang siguro, di bali na lang i-proceed ko na lang tong pagiging single ko and happy, at you're trying to communicate
to other person, to other people you are trying to accept might be maliligaw, pero you are like wearing a mask here na nasasaktan ka pa rin pero hindi mo pinapakita sa public. Okay. So, kahit sabihin natin na gusto mo pa rin na makipag-communicate with to this person, is magulo, hindi, very rough situation dito. Kaya na dun ka sa point na you wanted to fight for this relationship kasi nandun na sa point na tumagal kayo eh with the lover's card is there. You might be a twin flame connection. So, you still wanted to fight for this pero nandun ka sa point na nag-iisip ka din na magulo, gugulo lang. Kasi may nalaman ka na this person is already committed. Like, you might be feeling ko dito in the near future, you wanted to fight your right na ikaw yung nauna. Then, kaya lang, nandun ka sa point na nagja-juggle ka na hindi na lang siguro. Pagpatuloy ko na lang to pagiging successful ko, single ko, and happy. Baka makalimutan ko din siya. Kasi gumulo na to sa isipan mo with the four of swords dito. You just wanted to heal and to have this peace of mind. Okay? So, let's see. Let's pull an oracle card. So, the angel answers says that there is something better. And no. So, ibig sabihin, there is something better for you to come. Not this person. Something better. And no, that means na kasi nandun ka sa point in the near future is gusto mo pa rin ng communication sa kanya. You are, even na nagtatry ka na mag-move on, pero nasasaktan ka pa din na gusto mo pa rin na mauna makipag-communicate, na ipaglaban pa rin ito kasi nauna ka. And the angel answers you like, no, there is something better. Very clear. So, tignan natin. I was going to pull an oracle cards. Self indulgence. Focus on yourself, self worth, time to heal, shadow work, and self appreciation. So you should continue that focusing on yourself. Your self worth. Cupid's arrow, have faith, love is coming, surprise invitation. So, there is something better. Yun na yun. Sunglasses, watching, looking, stalking. As I told you, this person is stalking on you on social media. Soulmates, so soulmate connection. So maybe there is something better. Yun na yung makikita mo na yung soulmate mo. Maybe itong something better na sinasabi ng angels is already your soulmate. The butterfly, relationship evolving to the next phase, healing, inner child growth. So, ito yung gusto mo. Gusto mo na ma-evolve yung relationship nyo into the next phase, na magbago itong person na to, na hindi na pabalik-balik na lang yung ginagawa niya sa'yo. And gusto mo na maging, as I said here na kanina na, there is an immaturity sa relationship ninyo. Gusto mo na matanggal na itong immaturity sa person mo. Yun yung gusto mo talaga. Kasi might be, as I said, na matagal na kayo nitong person na to. Might be you're already engaged. Nitong person na to, nandun ka sa point na feeling soulmate na kayo. Kayo na talaga. Pero, hindi pala. In the near future? Andun ka pa sa point na gusto mo pa rin lumaban. Pero, andun ka na din sa point na atras ka na. Kasi parang walang pagbabago eh. Lalo na nalaman mo pa na hindi ka naman lang niya na hindi man lang siya nag-gain ng too much effort para sa'yo na nagkaroon pa siya ng relasyon sa iba. Okay. So, that is my reading for you guys. Kung sino naka-resonate dito, just comment down below. So, thank you and God bless you.